I inform him that I will be leaving tonight with Undersecretary Hans Kakdak to oversee the welfare operations of the department in making sure that those who have that those who are able to cross the border would be given financial assistance upon crossing. Alis na ngayong gabi ang delegasyon ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople papuntang Cairo, Egypt. Kaugnay na rin ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga overseas Filipino worker na ililikas mula sa Sudan. Sa pulong sa Malacanang, umaasa si Pangulong Marcos Jr. na magagamit ng pamahalaan ang 72-hour ceasefire upang mailikas ang mga Pilipino. Naghahanda na anya ang gobyerno na mailabas ang mga kababayang naipit sa Sudan, ngunit hamon pa rin ang ruta na dadaanan at maging ang airport ay hindi magamit dahil sa ito ay binomba na anya. Ayon kay Secretary Ople, tatlong exit points ang kanilang tinitingnan para sa paglilikas sa mga OFW. We are looking at three exit points. One would be via from Khartoum by land and then exit via Aswan into Egypt. That's a land trip. The second one would be by land to Port Sudan and then by ship to Jeddah. The third one would be by air through Djibouti in cooperation with the U.S. Government because they have a U.S. base in Djibouti. Tinitingnan rin anya nila ang posibilidad na mabigyan ng ibang trabaho sa ibang bansa ang mga ililikas na OFW. We're looking at and exploring the possibility of temporary jobs for them in Saudi Arabia. We are working this out. Sa datos ng Department of Foreign Affairs na binasa ni Secretary Ople, 725 na Pilipino ang nakipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa Cairo. 327 dito ang humiling ng repatriation. Ayon sa kalihim, base sa kanyang karanasan, maaaring lumaki pa ang bilang ng mga maaaring mailikas na mga Pilipino sa Sudan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.